year ay 2024 and mga tuta sa kanang pinaka sikat nga beach, no? Pinaka sikat nga island dere sa Cebu in terms of kanang dagat beach. So, let's go! Hello everyone! Marag dili gid ko sleepy atong kanang akong intro, no, but I woke up 4 a.m. to arrive here in Hagnaya about 7 a.m. Nangaon pa man mi, so nakapalit ming ticket mga around 8 na kapin. So this is me in Hagnaya Pier. Ni-improve na gyud ang facility sa Hagnaya Pier. Muni ang entrance and ana sila yung thermal scanner. Ma-feel gyud nimo nga safe ka because nanin sila yung thermal scanner. And the people there are orderly na gyud ang pag-adto. For today, kay Super Shuttle Ferry ang atong gisakyan, nadaghan mga ferries actually, not only this one. And on time ra man pud sila nilarga, but not necessarily on time niabot. I don't know, kay tungod daw sa baod. Actually, normal gyud kayo na ang baod padulong bantayan. So naanad na ko for this ride. Baod gyud siya, and it took us around more than 1 hour to arrive finally in Hagnaya Santa Fe. So as you know guys, Santa Fe is the municipality nga naa ang pier, and naa ra pud diha ang mga beaches. Tanawa ra gud unsa ka baod. You can really see the waves here, the big waves. Kung sakay ka ani, baod gyud kay siya. But anyway, we survive. We arrive in one piece. Tanawa ko happy kayo pero baod kay na ganina. And it's January, you know, it's amihan time. We arrived safely and we were very happy. And here, this is Santa Fe, Bantayan, Cebu. We booked Kota Beach Resort and nana sila free ride going to their place, no, to their accommodation. And maayo kay kay mugreet gyud ang ilahang driver, very very cheerful. Ang Kota, if not the best, is one of the best beach resorts here in Bantayan. Villa type ni siya, and wala gani siya dako nga building. Villa type and separated ang mga villas niya. And this is the receiving area, gamay ra po ang receiving, but it's very cozy, Filipino ang vibes, no? Napud sila yung mga kuan diri mga souvenirs, baligya, mga trinkets, mga you know na mga kanang mga sani bracelets nga made by the locals here. Kaysa yung mga kami niabot mga allergies, early check-in daw may, so we waited here at their restaurant. This is called Kadlaon Restaurant. What I like about this restaurant is dili kay ni siya pricey, so barato ra ang iyang coffee, and it is just beside the beach. Kapoy gyud ang kinabuhi usahay, but we cannot help it, but we need to rejuvenate ourselves, we need to recharge. Why not anhi sa beach sa Bantayan? Bisan pa og walay adlaw karon, I can really feel the beauty of nature. As they say, find the silver lining in every aspects of your life. Pareha karon, it was not sunny, pero guwapa gihapon kaayo ang Bantayan.
What a wonderful weekend in Bantayan. So the next day, nanguli na may mga after lunch, manguro ni. So ang among gisakyan is another ferry and color green. So sakay mo aning color green yung ferry is much bigger, mas paspas siya. And dili pareha itong blue. So sakin na ang kanyang green na colored na ferry, guys. Ilang na ko i-mention ang iyang name sa ferry. So I will show to you now where you are going to ride the bus or unsay buhaton ninyo kung pananglitan padulong na mo uli kay lisod pud kaayo kung kabalo mo padulong pero di mo kabalo padulong uli. So naapoy mga buses nga gikan sa Santa Fe towards namo adto ra pud padulong sa kaning city, Cebu City, like this one na ini sa mga buses nga padulong na sa Cebu City. So from Santa Fe you can ride it there na. But kung ganahan ka, inignaog yun ni Modere, inignunggog yun, munaog ka, naanay mga dool rapod kayo sa kaning pier ang iyahang terminal sa bus sa Hagnaya nga the buses maguwat rapod ninyo, manawag rapod sila, padulong rapod sa city, naipadong SM, naipadong sa North Bus Terminal, ragyod pod. So here, muna siya ang area nga padulong na ka sa North Bus Terminal. So doon ragid kayo siya sa pier and nanadayon diha ang mga buses sa padulong sa Cebu City. Maghuwat na sila na ay mga My Bus, na ay mga Rural Transit, Manguro na, Subo Transit, na aircon, na ay kanang bagong mga buses gyud, na premium buses. Unya, naapoy mga katong local pod sa unang mga buses pariyari. Aircon, naapoy mga van which is paspas niya, magsikit-sikit lang ka ng van. So barag pricey man siguro ang van. And for those who have cars, pwede na narada po dire ang mga parking area. So I park my car here unya dire, so for 250 pesos. So there you go, guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and like. Bye.